Bumabol. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan po ni Senator Francis Tol Tolentino, ako pong inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na lamang edisyon ng programang Usapang Tol. Ngayon po ay araw ng Lunes, umpisa ng work week, 15 sa buwang ito ng Abril taong 2024. Tayo po ay nasusubaybayan ng live sa iba't ibang panig ng bansa sa pamamagitan po ng mga regional station ng DWIZ at maging sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng mga online accounts ng DWIZ. At syempre, tayo po ay simulcast din live sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong mag-participate sa ating talakayan ngayong umaga ito sa pamamagitan po ng pagkapadala ng mensahe o comment sa amin pong Facebook page, DWIZ 882, o kaya po ay sa pagkapadala ng mensahe sa aming hotline 8470-1750-54 o kaya po isa aming text line 0999-376-6768. Ngayong umaga, ang pag-uusapan po natin ay may kinalaman sa sektor ng transportasyon. Yun, kasi po, kung natatandaan po ninyo, last week during the traffic summit, inanunsyo po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na po pala lawigin yung itinakdang deadline, deadliest deadline na, ika nga, no? Yung April 30, no, para sa franchise consolidation. Ano, yan po ay bahagi ng pagkapatupad o ng implementation ng PUV Modernization Program. Kaya lang, yan po ay inaalmahan ng mga transport group, no? At ngayong araw pong ito ang umpisa ng kanilang ikinasang transport strike, particular na po yung grupong Piston at grupong Manibela. Mamaya po, meron tayong makakasama from LTFRB para po magbigay ng mga karagdagang detalye at tugon dyan sa ikinasang tigil pasada ng ilang mga transport group. At yung binabantayan po natin araw-araw na heat index, no, meron pong 15. Parang ito na yata so far, ano, mula nung pumasok yung panahon ng tag-init. Mukhang ito na yata yung pinakamaraming bilang ng heat index na naitala sa bansa na umabot po ng dangerous level. Batay po doon sa datos ng PAGASA, kabilang po doon sa mga lugar na nakapagtala po ng dangerous level na heat index kahapon. Yan kasama po dyan ang Lawag City, Ilocos Norte, Dagupan City, Pangasinan. Gayon din po ang Apari, Cagayan, Tuguegarao City, Cagayan, ang Etchagi, Isabela, Muñoz, Nueva Ecija, Ambulong, Tanawan, Batangas, Puerto Princesa City, Palawan, Aborlan, Palawan, pati po ang bayan ng Pili sa Camarines Sur, Iloilo City, Iloilo, Dumangas, Iloilo, Tacloban City, Leyte, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, at Cotabato City sa Maguindanao. Ang Metro Manila po nakapagtala naman ng 41 degrees Celsius na heat index. Mainit pa rin, ano? Kumbaga, ito ay mapanganib pa rin sa kalusugan. At gaya po ng araw-araw na paalala ni Sentol at ng Department of Health, stay hydrated po. At kung maaari, iwasan po muna yung paglabas sa yung pananatili sa labas, ano, yung outdoor activity, o kung hindi man talaga maiwasan, magdala po ng pananggalang laban sa init. Ngayong araw din po, April 15, ano, kung dami nangyayari pala, no? Ngayon din po yung deadline ng paghahain ng income tax return o ITR. At last 2 weeks, nakapanayan po natin ang BIR at binanggit po ng BIR na wala na pong extension. No? Ngayon po ang deadline ng pagpa-file ng ITR. Kung kayo po ay hindi makakaabot ngayong araw, pwede pa rin naman po kayo mag-file. Yun nga lang, meron po kayong babayarang penalty. Yun. Ang nilinaw naman po ng BIR, hindi na po magiging RDO specific yung pagpa-file ng ITR. Ano pong ibig sabihin nun? Kahit sa ang RDO po, no, pwede niyo na pong i-file. Kung ang regional district office po ninyo ay dito sa Quezon City, pero yung inyong opisina ay nandoon po sa Makati, pwede niyo pong doon i-file yung inyong ITR. Yun. Kasi yan po ay hakbang ng gobyerno sa hangad na mapataas po yung kanilang revenue collection. Yan ha, hanggang mamaya na lang po yan ha.
yung kung ayaw niyo po magbayad ng penalty, yung mga magpa-file po ng IDR, ngayong araw na lang po ang deadline. Samantala, sa puntong pong ito, puntahan na po natin ang ating mga headlines. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. Lahat sigurado. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw na Lunes, 15 sa buwang ito ng Abril 2024, 4 na Pilipino sa Iran ligtas na ayon sa DMW. Mga Pinoy sa Israel pinag-iingat. DWIZ Balita. PBBM pinuri ni Senador Francis Tol Tolentino sa pagpapaunlad ng nuclear energy sa Pilipinas. DWIZ Balita. Department of Agriculture naglaan ng 5 milyong pisong halaga ng fuel subsidy para sa mga mangingisda at magsasaka. DWIZ Balita. Bilang ng aksidente na sangkot ang mga e-vehicles, tumaas. E-trikes at e-bikes bawal na sa mga national road simula ngayong araw. Mga balitang updated, mga issue updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng Bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, kinumpirma ni Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Cacdac na ligtas at walang harassment na nangyari sa 4 na tripulanteng Pilipino na sakay ng isang container ship. Ayon kay OIC Cacdac, patuloy silang nagkikipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs para mapalaya na ang mga tripulanteng Pilipino. Paliwanag pala opisyal, mayroong diplomatic relations ang Pilipinas at Iran dahil mayroong embahada ang bansa sa Tehran, Iran. Magugunitang kinubkob ng Iranian troops ang nasabing commercial vessel na patungo sana sa India. DWIZ Balita. Nagpaalala naman ang embahada ng Pilipinas sa Israel sa mga Pilipino na naroon na mag-ingat sa gitna ng panganib sa nasabing bansa. Ayon sa embahada, maiging iwasan muna ng mga Pilipino ang Gaza envelope at mga lugar na malapit sa confrontation line. Nag-abiso rin ang embahada sa publiko at sa mga Pilipino sa mga matataong lugar o sa outdoor settings, at maiging subaybayan din ang mga balita sa Facebook page. At dapat po, official Facebook page ng embahada ng Pilipinas, at maaari ding magpadala ng mensahe kung mayroong pangangailangan. DWIZ Balita. Ako, seryosohin po, seryosohin po yung paalala na yan ng ating embahada dyan sa Israel, dahil nung weekend po, no? Nung weekend, nako ito, lumalala po yung tensyon dyan sa Iran, dahil nung weekend po, sinimula na ng Iran yung kanilang pag-atake sa Israel, no? Particularly noong Sabado po, no? Naglunsad po ng mga missile at drone attack ang Iran laban sa Israel. Yan daw po ay tugon ng Iran sa ginawa raw na pag-atake ng Israel sa Iranian consulate sa Syria. 2 linggo na po nakakalipas, kung saan po 12 katao ang namatay, at kasama po doon sa mga nasawi yung top commander ng Iran. Ayon naman po sa Israeli military, nagawa nilang ma-intercept ang 99% ng mga pinakawalang missile at drone ng Iran sa tulong po ng puwersa ng France, United Kingdom at United States, no? Nevertheless, dapat pa rin kahit na intercept po, I think may mga minor damage po, no, na tinamo ang Israel dito po sa
pag-ataking ito ng Iran. Kaya po siguro maigi one of these days, ano, eh makamusta natin yung ating mga kababayan doon sa Israel at pati na rin doon sa Iran, ano. Sana wala naman pong maipit dyan sa nagaganap na tensyon sa Middle East. Samantala, sa iba po mga balita, hiniling ni Senator Francis Tolentino kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad na sertipikahan ang mga panukalang batas na magpapalakas at magpapaunlad ng nuclear energy sa bansa. Ito'y matapos may ulat na nagipagpulong si Presidente Marcos sa mga executive ng Ultra Safe Nuclear Corporation kamakailan. Ayon kay Senator Francis Tolentino, mapapabilis ng panukalang batas tulad ng Senate Bill 1194 o Atomic Energy Regulatory and Liability Act of 1968 na nagbibigay ng komprehensibong nuclear regulatory framework. Samantala, nagpasalamat naman si Senator Tol kay PBBM sa pagkikipag-ugnayan sa USNC hinggil sa planong pamumuhunan ng nasabing kumpanya sa nuclear energy ng bansa. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng pag-uulat mula po sa labas ng himpilan. Senator Estrada, handang pangunahan ng imbestigasyon sa sinasabing gentleman's agreement na pinasok ni dating Pangulong Duterte sa China. Ang report mula po kay Patrol No. 19, Celly Ortega Bueno. Handa si Senate Committee on National Defense and Security Chairman Senator Jinggo Estrada na magsagawa ng pagdinig sa pinasok na gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China may kaugnayan sa ating territorial water. Iti oras na i-refer sa kanyang committee ang resolution na inihain ni Senator Riz Ontiveros na naglayong paimbestigahan ang sinasabing gentleman o secret agreement. Ayon kay Senator Estrada, handa siyang ipatawag si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung kinakailangan. Naghayag naman anya ng kahandaan ang dating Pangulo na humarap sa pagdinig. Pero ayon kay Senator Estrada, ang dating Pangulong Duterte ang chief architect noon ng foreign policy ng bansa, kaya wala siya sa posisyon para questionin ang pinasok nito na gentleman's agreement sa China noong siya ang Pangulo ng bansa. Naniniwala ang Senator Estrada na dumaan sa masusing policy-making process ang pinasok na gentleman's agreement ng Pangulo dahil napakahalaga nito at tiyakaan niyang binigyang prioridad dito ang soberenya, territorial integrity at pambansang integridad. Wala naman anyang sinuman na nasa matinong pag-iisip ang ibebenta ang ating teritoryo. Narito inamin ng dating nga Pangulo na may pinasok siyang agreement sa China para sa status quo pero wala anya siyang isinupo sa ating teritoryo. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Tuloy-tuloy tayo sa pagbabalita sa oras na 16 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Naglaan ang Department of Agriculture ng 500 million pesos para mabigyan ng fuel subsidies ang mga mangingisda at mag-asaka sa gitna ng walang tigil na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Department of Agriculture spokesman Arnel De Mesa, maaaring makatanggap ng 3,000 fuel subsidy ang mga mangingisdang may bangkang hindi lalampas sa 3 metriko tonelada at mga mag-asakang may mga makinarya na nakarehistro sa ilalim ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Binigyan din ng DA official na tinatapos na nila ang guidelines para mailabas na ang fuel assistance sa mga susunod na araw. Nabatid na ilang linggo nang patuloy na sumisirit o tumataas ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, banned o bawal na ang mga e-bike at e-trike sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila ngayong araw. Kabilang sa mga ipinagbabawal ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga pangunahing kalsada, ang light electric vehicles at tricycle, pushcart, pedicab at kuliglig. Nabatid na sa datos ng MMDA, dumami ang mga aksidenteng kinasasangkutan ng e-bike, e-trikes at e-scooter sa 107 nitong 2023. Mula po yan sa 309 noong 2019. Samantala, tutol naman ang grupong Alt Mobility PH sa pagbabawal sa mga e-bike at light electric vehicle sa mga pangunahing lansangan dahil sablay ang transport system ng Pilipinas. DWIZ Balita.
Inaasahan naman ang dangerous heat index sa 9 na lugar sa bansa sa gitna pa rin po ng epekto ng El Niño phenomenon at sabay pa po ng panahon ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, mararanasan ang 43 degrees Celsius sa Dagupan City, Pangasinan, Apari at Uligeraw City sa Cagayan, gayon din sa Aborlan, Palawan. 42 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging heat index sa Etiague, Isabela, Puerto Princesa City sa Palawan, Rojas City sa Capiz, Zamboanga City at Cotabato City, habang aabot naman sa 39 hanggang 40 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila. Paliwanag po ng PAGASA, naglalaro sa 42 hanggang 51 degrees Celsius ang dangerous heat index, habang ang extreme danger naman, actually this is extreme caution, na heat index ay aabot po sa 52 degrees Celsius pataas. DWIZ Balita. At pagkaganyan pong tumutungtong sa 42 degrees Celsius pataas ang heat index, eh posible po yung makaranas ng heat cramps, heat exhaustion, heat stress, o kaya po ay ng heat stroke kapag matagal na nabilad sa ilalim ng araw. Kaya po yung mga elderly, no, yung may mga comorbidity, hangga't maaari, huwag pong magtagal sa labas, no. Huwag pong tagalan, no, inyong mga outdoor activity, at dapat po palagi kayong may bitbit na payong, no, at inumin, no, para maiwasan po yung tinatawag na dehydration. Balikan po natin yung nagaganap na gulo sa bansang Iran, ano. Yung United Nations nagbigay na po ng pahayag at kanila pong kinukundina yung ginawang pag-atake ng Iran sa Israel noong Sabado. Ayon po kay UN Secretary General Antonio Guterres, nababahala siya sa panganib na lumala yung gulo, no, at maging region-wide yung gulo dyan sa Middle East. Kaugnay po niya, nalawagan siya sa lahat ng mga bansa at partidong sangkot sa kaguluhan na pairalin pa rin po ang maximum restraint para maiwasan ang anumang posibilidad na yan po ay humantong sa major military confrontation sa Middle East. Pag-ibigay din pa ni Guterres, hindi kakayanin ng Middle East o ng mundo ang isa na lamang gera. Bakit po dapat tayo mabahala rito? Kasi ang Iran po, nasa Middle East, eh yan po ay oil-producing country. Yun. Nung matatandaan niyo po, nung sumiklab po ang gera sa pagitan po ng Ukraine at Russia noong February 2022, ano po ang sumunod nun? Nagtaasan po yung presyo ng produktong petrolyo. Ngayon po, as we speak now, chinek po natin yung halaga ng langis, ano, sa yung Brent crude oil. Yan po yung kadalasang ginagawang benchmark ng mga oil company. Tumuntong na po sa mahigit $90 yung presyo po ng per barrel ng krudo, no, yung Brent crude, no. Noong 2020, balikan po natin yung Ukraine-Russia war. If you remember, yun po yung time na umabot po ng $100 o higit pa eh, yung presyo ng kada bariles ng langis sa world market. Eh, imagine nyo po, ang direktang sangkot na po sa tensyon ngayon ay ang Middle East, ang Iran, na oil-producing country. At bulto po ng mga ng langis, no, ng oil supply sa Pilipinas, eh dyan po nang gagaling sa Middle East, no, particularly sa Saudi Arabia. No, kaya po importante na wag na pong lumala yung nagaganap na tensyon. Kasi ano po ang magiging kasunod niyan? No, pag tumaas po ang presyo ng langis, wag naman po sana, no, dahil sa nagaganap na kaguluhan. Eh yan po ay magre-resulta. Mararamdaman po natin 'yan, no. Ramdam po 'yan dito sa Pilipinas. Meron po yang ika nga indirect effect po sa atin. Alam niyo naman po, pag tumataas ang presyo ng langis, susundan po 'yan ng ano, pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Susundan po 'yan ng another panawagan na naman po, no, ng pagtaas ng pasahe. Salasalabat po 'yung magiging epekto, no. Kaya kung inakala niyo po na wala tayo dapat maging pakialam diyan sa nagaganap na gulo sa Middle East, eh dapat po meron. No, tandaan niyo po noong 2022, yan po yung time na dahil sa sobrang taas ng presyo ng langis, no, umabot ng more than 70-80 yung presyo ng gasolina at that time, eh, no, mas mataas pa nga yung diesel, eh, sa presyo ng gasolina ng mga panahong yun, ano. Yan po yung time na kinailangang mamigay ng fuel subsidy ang pamahalaan, ano, sa mga pumapasadang mga sasakyan para sila ay maagapayan, kasi sobrang aray na po, eh, no. Tapos ang Kongreso, eh, nagsagawa ng mga pagdinig, no. Baka naman panahon na para i-revisit, no, o amyendahan o irepasuhin yung oil deregulation law,
No, pati po yung ipinapataw na buwis sa langis, no, kasama po 'yan sa mga naimbestigahan sa Kongreso, no. Yan po ay may epekto po sa atin. And of course, we have to also factor in, marami po tayong mga kababayan sa Israel, no. May mga, I believe, meron din po tayong mga kababayan sa Iran, ano, at sa mga kalapit na bansa, ano. Yun pong, in fact, yung Hezbollah, yan po ay armed group sa Lebanon. Yan po ay nauna lang nagpakawala noong Biyernes ng 12-12 ng rocket sa artillery position ng Israel bilang tugon naman sa airstrike ng Israel sa southern Lebanon. Hindi pa nga po natatapos yung gulo sa Gaza. No, ito na naman po tayo, panibagong tensyon na naman. In fact, ngayon pa nga lang po nagsisimulang bumangon no, mula po sa epekto ng pandemic ang buong mundo. And yet, ito na naman tayo sa panibagong krisis. Ano ho? Actually, naramdaman na po agad yan no, sa yung epekto na yan ng tension between Iran and Israel. Naramdaman na po yan sa stock market, no? Pati po sa palitan ng ano ba to? Yung forex trading, no? Ramdam na rin po yan, ano? Kaya po importante na maagapan, na wag na pong lumala. Kumbaga, it's very important na cooler heads, no, yung mag-prevail, no, at hindi na nga po lumala yung kaguluhang yan. Anyway, marami pa po tayong tatalakayin, ano, particularly yung pong issue ng PUV consolidation, ano po ang tugon ng LTFRB dito po sa ikinasangtigil pasada ng mga transport group, no, kung inyo pong matatandaan. Nakarating po sa Korte Suprema yung issue ng PUV modernization, pero nag-file po ng motion for reconsideration yung grupo ng isang transport group, no. Dapat noong December 31, 2023 pa po ang deadline, pero inaprubahan po ni Presidente Marcos yung rekomendasyon ng DOTR na iurong po yan sa April 30. Pero nanindigan po ang Pangulo, deadliest dead. Wala na pong urungan, ano, yung April 30 deadline. Yun. At malaman po natin mula sa LTFRB kung ano yung kanila mga gagawing hakbang. No? Ibig sabihin, pagsapit po kasi ng April 30, lahat po ng mga hindi nakatugon sa franchise consolidation, hindi na po yan ano Hindi na po yan papayagang makabiyahe, no? Yung po kasing franchise consolidation, kinakailangan po makabuo ng kooperatiba at korporasyon yung mga PUV operator para sila po ay makakuha ng business financing na gagamitin naman sa pagbili ng mga modern jeepney. Yung mga hindi pa makakatugon sa deadline, tatanggalan po ng prangkisa. Ibig sabihin, hindi na po sila papayagang makapasada. Anyway, bigyan daan po muna natin ng commercial break ang oras po sa buong Pilipinas. This Time Check is brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. This Time Check is brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Ang oras sa buong Pilipinas, ganap ng 6:27 ng umaga. That Time Check was brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. That Time Check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Download Bingo Plus app now on Google Play or Apple App Store. You can watch our live draw via Bingo Plus website, www.bingoplus.com. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. That Time Check was brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Mga balitang updated, mga isyung updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng Bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances.
appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. Lahat sigurado. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Download Bingo Plus app now on Google Play or Apple App Store. You can watch our live draw via Bingo Plus website, www.bingoplus.com. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng MX3. Be extraordinary with MX3. Hi, I'm Lynn Cruz, a businesswoman. Mahalaga sa akin ang MX3. Sa katunayan, lagi itong nasa bag ko. I depend on it every day. Bukod sa regular exercise, I choose healthy foods for my family. With God by my side and MX3 in my life, I'm prepared to face whatever the future brings. Liban sa MX3 capsule, I love MX3 tea and MX3 coffee. Tiwala ako dito. Ako si Lynn Cruz, believe ako sa MX3. Kaya ako'y umiinom ng MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mag MX3 araw-araw para MX-traordinary. Mahilig ka ba sa sports betting? Habang nanonood ng laro, narito ang Arena Plus. Manalo at manood ng live kahit saan. May libreng 50 pesos bonus pa sa unang pag-register. Arena Plus, ang official sportsbook partner ng FIBA World Cup 2023. Kasama pa ang astig sa court na si Jordan Clarkson as official endorser ng Arena Plus. Arena Plus, astig ka sa sports. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. DWIZ. Kahit anong yaman mo o kahit asayin na lahat, kung wala siya, hindi mo kaya. Buongiorno! Ciao tutti! Ako po si Carlo. At ako po si May. Magkatuwang sa buhay dito sa Milan, Italy. At ito ang aming kwentong MX3. Before the pandemic, may inalok sa aming pwesto dito sa May Domo. Malapit, in-start namin i-renovate, KTV, restaurant. And then, bigla-bigla nag-hit yung pandemic. So, hindi na kami pwedeng mag-open. We lost a lot. Alam namin na dyan si God. Yes, that's the best thing. Yes. Yun na nakasurvive sa amin. Yes. Nabuhayan kayo ng loob to go on and to move forward. Puntahan natin yung MX3. Yes. Paano nyo nalaman yung tungkol dito sa food supplement na ito? Yeah, through a friend, through TFC events. That time, sinasabi ko na sa kanya na kailangan na natin ng mga supplements, vitamins. Actually, it's a privilege na matry namin to. And nandito na sila sa Europe. So, hoping and also praying na ma-extend din yung MX3 sa mga kababayan natin. Lalo na kasi pagod sa work. So, makakatulong ito not only sa physical health nila and also sa spiritual being din nila. MX3, dito kami believe. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila. Hanggang saan mang sulok, nationwide sa lahat ng DWIZ
WIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday 10 a.m. Huli sa mga bago, huwag magpapaiwan. Alamin ang lahat sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senator Francis Tolentino, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, Tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol sa oras na 6:34 ng umaga. Naku, yun palang tol, Taal Volcano, ha? Nagpapakita na naman ng pagkaligalig. Dahil nito pong nakaraang weekend, no? Particularly nitong Sabado, meron po uling na-monitor na phreatic eruption at volcanic tremor sa Taal Volcano. Batay po doon sa bulletin na inilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, tumagal ng 4 minuto yung phreatic eruption, habang ang volcanic tremor naman ay 6 minuto. Nakuhanan pa ng litrato yung pagbuga ng vulkan na yung usok umabot po ng 600 meters. Pero doon sa bulletin ng PHIVOLCS, more than 1,000 meters yung taas ng ibinugang usok ng vulkan. Alas 10:31 rin noong Sabado, nasa 4,709 tons ng sulfur dioxide ang ibinuga ng vulkan. At ayon po sa PHIVOLCS, mula pa noong Biyernes, nakapagtala na sila ng 5 phreatic eruption sa Taal. Yun pong Taal ay nananatili pa rin po sa Alert Level 1, ibig pong sabihin bawal, no? Permanent Danger Zone po yung mismong isla ng vulkan, at bawal din po ang pagpapalipad ng anumang aircraft malapit po sa vulkan. Yan. Samantala, tanggap muna tayo ng report, no, mula sa labas ng himpilan. Nako, ito na yung ating binabantayan, yung ikinasang welga o tigil pasada ng grupong Piston at Manibela. Naroroon po sa para bigyan tayo ng update tungkol sa tigil pasada na yan, si Patrol Number 5, Aya Yupanco. Ako'y naririto sa kanto ng Heron na ngayon ay Pedro Hill at Agoncello Street dito sa Malate, Maynila. At aking pinagmamasdan ang flow daloy ng mga pampublikong sasakyan, particular yung mga jeepney na biyaheng Guadalupe, San Andres, sa Leon Ginto. Dito lahat dumadaan yan. Yung biyaheng Guadalupe, ilalim munisipyo, dito rin ang daan yan. Ngayon nakikita ko na normal pa ang sitwasyon sa mga oras na ito. At wala pa, no? Bagay maaga-aga pa, Kuyang Aya, no? Oo. Mamaya siguro mararamdaman. Japanin, no, mga kapatid natin, mga jeepney drivers. Bonging, sa anong grupo nga kayo? Sa ano po, Agwanduna Piston. Piston? Okay, no? Si Rimmel, hindi, sige ko muna. Yung treasurer muna. Yung treasurer na muna, intindi ko. Marami pera ito, treasurer. Si Rimmel, pero, Kuyang Aya, marami ka pang... Umaga po. Yes, magandang umaga. Magandang umaga po, magandang umaga. Hello, friends. Marami pang bumibiyaheng jeep ngayon, Kuyang Aya, na napapansin mo dyan sa Pedro Hill, kahabaan ng Pedro Hill. Oo, marami pa. Ayun. Marami pang bumibiyahe, Robert. Kasi yung kanto, Kuyang Aya, ng Pedro... Kasi nagpapabiyahe kami ngayong umaga sa ano. Mamaya-maya, titigil na rin kami. Din mamayang hapon, magpapabiyahe na rin daw, sabi ng aming pinuno. Ayun. Hindi ko marinig ko sa atin. Bibiyahe raw muna sila ngayong umaga.
Tapos maya-maya ho titigil kayo, ano ho? Apo, titigil din po kami. Anong may magdadaos? Kasi pagdating ng mga alas 10 wala na rin ng tao. Ito lang, pagpasok ng mga tao, kailangan naming maihatid ito sa kanilang mga kanya-kanyang trabaho. Ayaw naman namin na mahaba ang pila dito ng mga pumapasok kasi kilala dito yung aming pilahan na ito talaga yung ano namin. Dito sila pumupunta araw-araw. So once na itigil namin ito ngayong itong mga oras na ito, kawawa naman ang mga ito. Mamayang hapon, magpapasara sa hour, magpapabiyahe na rin sabi ng aming presidente. Dalawang araw itong tigil pasada. Dalawang araw. Kakasa kami doon sa dalawang araw na tigil pasada. Yeah, thank you very much. Maraming salamat sa calling naman ng mga commuters. Okay naman, wala pang problema. Pinupuno muna nila ng pasahero yung jeep na pabiyahing Guadalupe bago sila tuluyang umalis. Sapagkat nagsya naman ang mga commuters na ating nakikita sa mga oras na ito. Okay. Samantala, nakatakda namang i-deploy ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang ilang mga sasakyan na gagamitin sa libreng sakay para sa isasagawang transport strike. Yung mga nasabing sasakyan ay iikot doon sa mga lugar na maapektuhan ng tigil pasada. Nasa dalawang mobile transport, tatlong pickup, isang mobile clinic ng Manila Disaster Rest Reduction and Management Office ang gagamitin kabilang yung nasa mahigit 50 e-trike. Kahit bawal ang e-trike ngayon sa mga lansangan, pababiyahin muna itong 50 e-trike na ito na nasa ilalim ng lokal na pamahalaan. Bukod dito, iikot din yung service vehicle ng Manila Police District o MPD para tumulong na maisakay yung mga may stranded na pasahero. Nananawagan naman ang Manila Police District doon sa mga magsasagawa ng tigil pasada na huwag pilitin at huwag mangharang ang ibang chopper na nais bumiyahe upang maiwasan ang kaguluhan. Nagtayo naman ng Commanda Center ang Manila LGU dito sa Kartilya ng Katipunan malapit sa tabi ng Manila City Hall upang i-monitor yung sitwasyon ng tigil pasada habang patuloy na iikot sa buong lungsod ang MPD para matiyak ang kayusan at kapayapaan. Principal No. 5, ay iupang para sa Kulmato ng Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Maraming salamat sa report mong yan, Kuyang Aya. No? So marami pang pumapasada mga jeepney. Maya-maya, yung iba sa kanila ay titigil na raw sa pagpasada. Samantala, sa puntong pong ito, puntahan po muna natin ang ating mahalagang panayam sa Regional Director ng Dole Region 11 o Davao Region, si Attorney Randolph Pensoy na makakasama po natin via Zoom. Good morning po, Director. Magandang umaga, mayong buntag, Miss Cecil. Napakaaga niyo po sa opisina, Director. Wala pang alas 7 ng umaga. Nilubos ko na po, Miss Cecil, kasi mayroon tayong panayan sa station with Senator Tolpo at sa'yo at saka may taking ni after Monday convocation. Monday convocation kasi ngayon. Ay, naku, salamat po. Marami pong salamat sa pagbibigay po ng oras para po sa aming panayam. Sir, nalalapit na po yung May 1. Ano po ang preparations ng Davao Region, ng Dole Davao Region? Salamat po sa tanong, Mrs. Sin. Mayroon po kaming mga activities na nakalinyaga ngayong 122nd Labor Day Celebration. Una dyan yung job fair natin. Mm. Pero sa ating activities of this May 1, mayroon tayong 7 activities, no, 7 activity. Ang job fair, kadiwa ng Pangulo. Mayroon tayong Dole Integrated Level Program Assistance, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and workers or Tupad Assistance. Mm-hmm. At saka mayroon din tayong GIP Cares, Labor Education at Tripartite Industry Peace Council Labor Day League or Basketball League. Ang dami po pala, no? 7 activities. Opo. Yung job fair nyo, sir, saan po ito gagawin po? Yung job fair naman natin, tatlong probinsya ang nagbigay ng lokasyon. Ang una ay dito sa Davao Field Office, ang sa SM City, Davao City.
9 a.m. po mag-start. At saka yung pangalawa, sa Davao del Sur Field Office, sa Gaisano Grand Mall, Digo City, 8 a.m. mag-start. At saka yung sa Davao del Norte Field Office naman, sa Gaisano Mall, Tagum City, at 10 a.m. din mag-start. Ah, sa mga mall po pala idaraos, at least medyo komportable ano po sa ating mga kababayan, lalo't mainit ang panahon. Ilan pong trabaho, sir, yung at stake no diyan sa gaganaping mga jobs fair, at least tatlong jobs fair sa Davao region on May 1? As of for April 13, kasi ongoing pa yung registration natin sa commitment ng ating mga employers, mayroon tayong vacancy na required for filling up or nangangailangan ng mga mga workers. 7,708 po, Mrs. Sale. Ang dito, kasali na dito po yung overseas at saka local employment. Ayun. Participating naman natin ng mga employers sa local, 62, sa overseas, 12. Mm-hmm. So, mahigit 7,000 pala, ano? Director. So ano ho ang inyong payo dun sa mga nagbabalak na sumama sa jobs fair na yan? Ano yung kanila mga dapat dalihin, yung mga requirement na dapat nilang bitbitin? Sige po, go ahead po, attorney. Inanyayahan ko lahat yung makilahok sa aming job fair, lahat ng gusto magtrabaho sa lokal at sa overseas, na dalhin nyo yung mga resume nyo, yung bayad data, or anything needed for your requirement of employment na makatulong sa inyo, at saka dress up, yung maganda tingnan, at saka with pleasing personality. Alam ko na one of the things na bibigyan ng DIN din kung paano ka magdala sa sarili mo, at saka yung paano mo sagutin yung mga tanong na kinakailangan. Mm-hmm. Alam kong kasi lahat ng pumunta doon, mayroon ng mga qualities at qualification, but the other thing is yung gut at saka yung pleasing personality na yung makukuha ng mga employer na hinahanap sa inyo. Mm-hmm. About yung kanilang mga NBI clearance, sir, diyan din ba, meron bang one-stop shop parang ganun, director, doon sa mga jobs fair? Thank you po, Mrs. Sil, na natanong mo. Mm-hmm. Meron po tayong one-stop shop during the May 1. At saka ito ay kasali ng mga national agencies, yung NBI, Pag-ibig, SSS. Ayun. Meron din mga assistance from the LTO or the Philippine National Police. Marami-rami yung nagko-commit na magbigay ng one-stop services during our May 1 activity. At saka yung DMW, the Department of Migrant Workers, also nandoon. Ayun, so pwedeng kung wala pang NBI clearance, doon na rin po iproseso, ano ho, o police clearance, pwedeng pati SSS, PhilHealth, no, nabanggit nyo po. That's good. Kasi pwede po yung tinatawag na hired on the spot, ano po, kaya dapat preparado na yung mga sasama dyan sa jobs fair. Meron po bang pending na petition for wage hike, Director, dyan po sa Davao Region, Dole Davao Region? Sorry, Mrs. Sil, mayroon na kami wage adjustment. Kakatapos lang namin ang wage adjustment that took effect on March 6. At saka yung sa formal sector natin yun, sa private sector. Kasali na din noon, noong March 6, ang effectivity ng wage adjustment sa domestic workers. Mm-hmm. Ang wage adjustment namin sa private sector is 38 pesos. But binigay namin to through tranches sa dalawang bigayan. Yung first nating tranche is on March 6, bigay kami ng 19 pesos. And then the second tranche on September 1, 481. So from 443 na minimum wage of our region last year or the previous wage order, mayroon na tayong 481 for the private sector in non-agricultural and 476 on the agricultural sector. Sa kasambahay naman natin, Mrs. Sil, from 4,500 ng previous natin ng wage order, mayroon tayong 6,000 for the chartered cities and other and first class municipalities. And for the other municipalities, from 4,500 naging 5,000. So 6,000 chartered cities and first class municipalities, and for the other municipalities is 5,000. Ayun. So itong Marso lang po yan ipinatupad, ano? Itong March 2024 lang po, no? Ayun. Tapos next year pa, no? Kung uubra. Yes, Director. Okay, marami po. That's correct po, Mrs. Sil, na after siguro ng anniversary natin, the anniversary would be on March 6, 2025, titingnan na naman natin
through consultation at saka yung mga dialogues natin with our stakeholders from the private sectors and also from the partner agencies, from the PSA, NEDA, DTI, yung mga relevant agencies for our determination of our socioeconomic as well as the wage order in our region. Meron tayong consultation. After that, meron tayong public hearing. If the situation and also the reasons for any wage adjustment arises. Ay, kinakailangan. Okay po. Marami pong salamat, Director Pensoy. Thank you po, Mrs. At saka meron lang sir, sabihin na yung April 17 for start of our pre-registration for the job fair online. And we will keep on posting in our FB page and the Department of Labor Employment Davao Region as our FB page. And the updates on vacancy and employers' participation are keep on asking any participations from our employers, labor, in the overseas as well as in the local sectors. Ayan, siguro sir, makuha namin yung detalye sa inyo para ma-post din po namin sa Facebook page ng DWIZ at doon na rin po sa Facebook page ni Sentol yung mga importanteng mga detalye na binabanggit niyo po. We will cooperate and we keep you posted. I will ask my focals in employment and also my staff to keep on posting as well as coordinating with your station, the ALIU 22 channel through your Sapang Tol Broadcasting Corporation. Okay. Marami pong salamat, Director Pensoy. Salamat po, Ms. Cecil. Mayong buntag sa atong tanan. Okay po. Yan po si Attorney Randolph Pensoy, ang Regional Director ng Dole Davao Region. Magbabalik pong programang Usapang Tol ang oras po sa buong Pilipinas. Ganap ng 6:50 ng umaga. Mga balitang updated, mga issue updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. That news update was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Huwag magpatalo sa laban ng buhay, laging manalo, ika'y maging patunay. Diinan ang depensa at mapisang opensa, tara! Sa Arena Plus! Sabayan mo lang ng sipag ang hangat, kasi bilog ang bola, maniwala ka, tara! May oras pa, hindi ka bigo! Dahil ang bukas ay laging puno ng pag-asa, ang tapang ay buo. Bumangon sa dapa, pagsimula, tara! Sa Arena Plus! Sa Arena, dito ikaw ay bida, panalo ka sa liga, kami ang kasama. Sa arena, dito ikaw ay bida, panalo ka sa liga, kami ang kasama.
pasaliga, kami ang kasama mo. Sa arena, laging pasok ang tira. Tara na halika, ano pang hinihisay mo? Arena Plus! In this game called life, there ain't no remorse. Enter the arena, come here, I stick to sports. Stand up, man up, on the court, the course. Face to face, shoot and boost the boost. In this game called life, there ain't no remorse. Enter the arena, come here, I stick to sports. Oh, arena, dito ikaw ay pita. Panalo ka sa liga, kami ang kasama mo. Say sa arena, laging pasok ang tira. Tara na halika, ano pang hinihintay mo? Sa Arena Plus! Sa mga bago, huwag magpapaiwan. Alamin ang lahat sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senator Francis Tolentino, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, Tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Puntahan na natin si Alexa Avila. Naroon siya sa Dagonoy Public Market para bigyan tayo ng pinakahuling impormasyon kung magkano ba ang presyo ng mga bilihin doon. Good morning, Alexa! Magandang umaga, Ms. Cecil, at isang magandang lunas sa mga tagapakinig natin sa Usapang Tol dito sa DWIC. Andito tayo ngayon sa Dagonoy Public Market para mag-update sa presyo ng ating mga pangunahing bilihin. Unahin natin yung karne. Ang pork chop ay nasa 340 per kilo, lomo 380, pati na rin ang riempo, buto-buto 320, at ang atay ay nasa 280 pesos. Ang manok naglalaro ang presyo from 180 to 200 pesos. Ang isda naman sa galunggong 180 pesos per kilo. Bangus, 140 or 260 pesos per kilo. Depende na lang sa laki ng bangus. Mm. Yung maya-maya nasa 440 pesos per kilo. At ang yellowfin ay nasa 260 pesos per kilo. Sa gulay naman, makikitaan ng pagbaba at pagtaas ng presyo. Ang sibuyas ay nasa 80 pesos per kilo. Bawang, 120. Patatas, 120. Kamatis, 50 pesos per kilo. Carrots, 70 to 80 pesos per kilo. Luya, nagmahal daw, nasa 100 pesos per kilo. Ang sayote, 50. Talong, 70 to 80 pesos per kilo. At ang repolyo naman, nagtaas na ngayon ay nasa 60 to 70 pesos per kilo. Yan. Alexa, sino yung ating maswerteng vendor na tatanggap ngayong umaga ng Sentol token? Kasama natin si Nanay Tess Galak.
Tindera siya ng mga manok dito sa Dagonoy Public Market. Ayan, pakita nga si Aling Tess. Ate Tess, good morning po. Live po kayo sa DWIZ sa programa pong Usapang Tol. Ayan, marami pong salamat. Ay, nai, isuot nyo na po yung kamiseta at saka po yung apron. Ayan, no? Ayan. Pahit ito! Kamusta ho ang benta, Nanay Tess? Naku, wala pong tao. Ah, sa bagay, maaga pa naman, Nanay Tess. Ito, no? Ayan. Maaga-aga pa naman, Nanay Tess. Ayun. Oh, very proud si Nanay Tess sa Centol Token. Opo. Yan. Kamusta ho ang benta, Nanay Tess? Wala pa ho tao eh. Maaga-aga pa naman. Oo, maaga-aga pa naman. At saka araw po ng Lunes eh. Ayun. Anyway, marami pong salamat, Nanay Tess, ha? Sa patuloy na suporta. Salamat. Sa mga binigay niyo. Thank you din po, Nanay Tess. Ayan. Okay. Apo. Alexa? Apo. Yes, Miss Cecil. Ayan. Ayun, maraming salamat din, Alexa. Maraming salamat po, Miss Cecil. Ayan. Yan po si Alexa Avila. Nagre-report po ng live mula po sa Dagonoy Public Market. Ayan. At siyempre po, sa punto pong ito, bago po tuluyang magpaalam ang ating programa, puntahan po muna natin o bigyang daan ang importante pong mensahe mula po sa chairman ng Aliw Broadcasting Corporation, mula po kay Sir D. Edgard Cabangon. Food for thought. Be nice to everyone. Always smile and appreciate things because it could all be gone tomorrow. No beauty shines brighter than that of a good heart. So train your mind to see the good in everything. Think good, thank God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. And very inspiring message na very timely for a Monday morning. Samantala, sumayin nyo na po ang isang oras na balitaan at talakayan dito po sa programang Usapang Tol. Sa ngalan po ni Senator Francis Tol Tolentino, ako po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa. Antabayanan ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang John Ibanez. Senator Francis Tolentino. Senator Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isa